Ayan, kung makita nyo, okay pa. Walang plot, walang panchar. Goods kayo yung mga gulongs natin. Ah, gulongs. Gulong ng palad. Ang buhay ay clearance light. Goods. Yan ang pinaka-importante. Iwas sa huli, iwas sa ticket. Dahil 1,000 real yan. Ang 1,000 real, mga katambayers. Wow, gas-gas. Pero okay na yan. Nasulat na natin sa ating checklist. Yan ang pinaka-importante. Yung mga gas-gas na yun, mga katambayers. Kung may makita kang gas-gas, kailangan mo ring eh. Lagay sa checklist yan, pero okay na, goods na yan. Yeah, what's up mga katambayers? Magandang good morning, panibagong buhay at panibagong vlog na naman tayo. Vlog na walang kwinta at walang kakwinta-kwinta ang ating mga content ngayon mga katambayers. So nandito tayo ngayon sa Harad Road, papunta tayo ng Damam. Alright, kung makita nyo may mga upload na tayo na nanggagaling tayo dito sa Harad, papuntang Damam. So ngayon nandito na tayo malapit sa may Almaray Transport. Alright, pero bago dyan, papasok muna tayo sa gate ng Almaray. Kasi naiwanan natin yung bao natin. Napakatanga-tanga ko talaga. Alright, grabe. Ang bastos mo, boy. Hindi ka man lang marunong maglo ng ilaw mo. Maglo naman kayo. Ako nga eh, nakaloyo ang ilaw ko eh. Bigay naman kayo ng konting respect sa ibang drivers. Right. Right. Kurata, kayo, boy. So, kakanan na tayo dyan. So, bago tayo kakanan, mga 100 to 150 meters kailangan nakasignal na tayo pa kanan para makita nang nasa likod natin na oy, itong truck na ito pa kanan ito, kaya makapaghanda na sila kung saan sila pupunta o magsiswip lang sila o magsiswing lang sila para makaiwas sa puwita natin. So kagaya nyan, merong kotse. So ngayon ang gagawin natin dyan, lulubuhan natin yan dito kaunti. Alright, kita nyo ba yan? Ganyan ang diskarte nyan, kagaya nyan, Saudi ang driver. So mabait siya. Pero pag ibang Saudi pa yon, pag nakita nila na may paparating na truck, papasok at papasok yun. Pero hindi naman kagaya niyan dati. Pero hindi naman nila lahat yung mga Saudi. Meron din mga Saudi na mga magagaling. May pinag-aralan na rin, marunong na rin sila sa mga rules and regulation inside and outside the road. Right! English man! Oh. So nakapag-aral na rin sila ng DDC or DDS, o Defensive Driving Course at saka Defensive Driving Seminars. So sa mga kaibigan ko dyan, yung mga nagtatrabaho sa Nicely, sa mga Petron, sa mga gas, tapos sa mga malalaking kumpanya, alam nila kung anong ibig sabihin ng DDC at saka DDS. So Defensive Driving Course at saka Defensive Driving Seminar. So kunti lang naman diferensya dyan. Isang DDC kasi sa loob lang kayo ng office niya, nagsiseminar kayo, nagkukwentuhan kung anong mga about sa mga rules and regulation, kung anong pag-aaralan, lahat-lahat andyan na. Pero ang Defensive Driving Seminar mga katambayers, magsiseminar lang kayo, pero mayroon siyang actual sa labas. So nangyari na yan sa akin kasi nakapag-training na rin ako sa mga ganyan eh. No? Kinikwento ko lang mga katambayers kasi yung content natin ngayon wala talaga kakwenta-kwenta. The base talaga ang East 21 pagdating sa vlogging, right? Kung makita nyo, yung salamin ko walang kalinis-linis, pero kitang-kita mo na may mga alikabok. Pero ngayon ang oras natin ay, ayan, tingnan nyo, alas 11:30 na sa hating gabi. Pero kung makita nyo naman yung vlog natin, kung makita nyo naman yung video natin, napaka nice, malinaw, diba? Pero pupunta tayo sa gate, saglit lang tayo dyan, mga saglit lang, lulubuhan lang natin kasi may nakasulat kasi na no parking, all truck are not allowed to parking on this area. Ayun, papakita ko sa inyo. Finish ka pa, English ka pa, ladies, mabisaya ka man. Oo nga, bisaya ako. Eh, paano tayo matututo mag-English pag hindi tayo mag-English ng kosa? So, kausapin natin yung seminar. Seminar. Sarili natin. Ayun. Alright. Dito tayo. Pero bago yan, paparking lang tayo dito ng maayos. Alright. Tapos, siyempre, nakablog tayo eh. Oops! Alright. Gagawin natin, start natin yung repair natin. Ayan, start natin, pindot lang, tapos ikuti natin yung gulong natin para safe or anong nangyayari kasi maliwanag dito. Ayan, kung makita nyo, okay pa, walang plot, walang panchar. Goods kayo yung mga gulongs natin. Ah, gulongs. Gulong ng palad. Ang buhay ay mga ilaw. 1, 2, gumagana dito rin, gumagana. Wala tayong fleet light, pero okay yung plaka natin.
Saka ng banda naman mga katambayers. Wow. Kompleto lahat. Ito sa gitna natin nagulong bago. Clearance light, goods. Yan ang pinaka-importante. Iwas sa huli, iwas sa ticket dahil 1,000 real yan. Ang 1,000 real mga katambayers, wow, gas-gas. Pero okay na yan. Nasulat na natin sa ating checklist. Yan ang pinaka-importante, yung mga gas-gas na yun mga katambayers. Kung may makita kang gas-gas, kailangan mo ring lagay sa checklist yan. Pero okay na, goods na yan. Nas checklist na natin. Ayan yung mga gas-gas-gas-gas na yan. Kailangan natin ma-checklist yan. Wow. Oh, pumandar na yung ano natin. Refer natin. So ngayon ang gagawin natin sa refer natin, i-adjust lang natin ang temperature. Gawin natin plus 22 yan eh. Pero ibaba pa natin, bababaan pa natin para pagbalik natin mamaya malamig na. Oops. Sequent. Babaan natin. Naka 22 na yan kanina. Gawin natin this. Are you okay? Alright. Papasok na tayo sa loob. Sa loob ng okay na yan dyan. Wala namang mawawala dyan eh. Ay, teka lang. Yung lagayan pala natin ng tubig. Kailangan ko palang uminom ng maraming tubig. Pasensya na kayo. Pabalik-balik yung content natin. Pero alright. Andyan yung ikama natin. Ito yung rock sa Estimara. Ikama at saka ano ng registro ng truck. Alright, ka lang. Okay na, papasok na tayo sa security guard. Ang likot ng camera natin. Pero makikita natin yan sa ano mamaya, sa quality, kung gaano kaganda yung camera natin. Diba? Tulog yung security. Alright. Dandaan lang tayo kasi yung security dito Saudi. Walang service ngayon. Pero pag madaanan natin yung service, sasakay na lang tayo. Pero ang totoo niyan, ano, anahaw yan sa Bisaya eh. Ayan, anahaw. Lawak na ito. Pag uy, humataw na yung refer natin. Narinig nyo ba? Maganda na yung under ng refer natin. Mamaya, pagbalik natin, malamig na yan. Pag malamig na yan, at saka natin patayin. Para pagdating natin mamaya sa location, yung refer natin, ganun pa rin yung temperature niya sa loob ng refer. Lagay natin naka minus 10. So pagdating natin doon, nasa mga 20 or 22 pa rin siya. So pag start natin, hindi masyadong mapupirsa yung makina kasi nga nandun pa rin siya sa tamang settings. Kasi 22 yung settings niya, pangarga natin eh. Plastic bottle ng ano, ng almaray. Ano, bottle? Buti. Alright, hanggang dito na lang mga katambayers. Bye bye bye. Woohoo!